is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Magandang hapon, Pilipinas. Today is 21 of May 2020. Ano ba nangyayari sa ating bayan? Sa bayan ni Juan de la Cruz. Problema rito, problema ron. Problema dyan sa Kongreso is gara pala na po ginagawa ng speaker. Ilang araw na yan ang pinag-uusapan lang nila itong prangkisa ng ABS-CBN. At siya mga public bill, nakalimutan ng talakay ni, ano, ni Speaker. Alamin natin na sa 5 po ng June is mag-recess na po ang Kongreso. At balak po ni Speaker is tapusin yung usapan dyan sa prangkisa ng ABS-CBN bago po sila mag-recess. Kaya po sa Kongreso, garapalan na, nag-propose o inaproba nila yung provisional franchise on Friday, 17th of May, and then binawi dahil marami pong umangal. Nagpasalamat na nga yung mga stars ng ABS-CBN doon sa pagkakabigay po ng Kongreso ng kanilang provisional franchise. Sabalit ito po ay nireject ng Supreme Court, pero hindi po yung napag-usapan natin. Talagang sa ibang topic na lang yan. Talagang nakakaawa itong si Juan de la Cruz. Ano ba nangyayari dyan sa ating Kongreso, pati nga sa Senado, ganun din. Sila yung mga, mayroon 13 senador dyan, is attorney po ng ABS-CBN. Puro lang ABS-CBN po yata pinag-uusapan dyan sa Senado tsaka sa Kongreso. Wala na pong nagagawa yung mga tao na yan. Sayang lang pong sinusweldo ng mga tao na yan. Tingnan nyo, babayaran mo yung kanilang sahod. Allowances. Kung sila po nag-rent ng building, pati building, babayaran mo yung rent. Buti na lang atin yung building na yan. Magbabayad tayo sa kuryente, tubig, yung mga overhead dyan, lahat babayaran ni Juan de la Cruz. Kaya nakakawa si Juan de la Cruz. Pagod na nga si Pangulong Duterte kay isip ng solution sa COVID-19 pandemic. Andyan sa Kongreso ang inatupag, ABS-CBN. Isang private firm na imbis sa pag-aralan, talakayan sa Kongreso yung public bill, hindi po yan ay inatupag nila. Marahil malaki po ang kanilang talented mula sa ABS-CBN, napakagaling kasi mag-aarte, mag-iinarte itong mga stars ng kapamilya. Marahil itong si Speaker, ikasahan po sa kapamilya stars. Kaya gano'n na lang po kanyang pagmamadali, nabigyan sila ng franchise. Pati dyan sa Senado. Mayroong iba dyan, vested interest sa ABS-CBN. Meron dyan senador, meron siyang law firm. Yung pala, konektado sa ABS-CBN. Okay? Pero hindi yan ang gusto kong pag-usapan, mga kaibigan. Pag-usapan natin itong ano, itong, tinignan ko kanina, itong COVID-19 status. Sila yata lumulobo, wala na yata ang kapaguran itong COVID-19 na lumulobo ang bilang. Ang nakaraang linggo lang is nasa 10,000 lang yata ito ngayon, nasa 13,000 na, 221. Napakagaling kasi ng DOS na para sila yung COMELEC, tagabigay po ng, o tagahatid, tagabalita ng update sa COVID-19, ilan na buong kaso natin, ganyan. Ilan ang recovery, ilan ang death, ilan ang active case, dyan sila magaling. Dapat ang DOH, tinutulungan po ang ating Pangulo na maghanap po ng lunas, maghanap ng gamot, tumulong sa FDA, ipag-coordinate sa FDA. Meron ba kayong nakikitang tao dyan na naka-invento ng gamot?
para magamit natin laban ito sa COVID-19. Ganun dapat ang ginagawa ng DOH. Hindi, taga-report lang kayo ng ano eh. Taga-report lang kayo ng mga status ng COVID-19 eh. Pag ito ang gagawin ng DOH, wala pong mangyayari. Lulubot itong kaso nito COVID-19. Nasa 13,221 na po tayo. Tapos eh, meron ditong karagdagan, 224. Halimbawa, 200 kakakada araw ang idadagdag. Hindi 10 araw, 2,000 idadag dito. Ah, butin natin pong 20,000 na kaso. Ngayon, ito ngayon ang ano, latest na ibinigay ng Comelec, ng DOH nga pala. As of yesterday, ang total daw na kaso na alakap na akala po ng DOH is 13,221. Yan na po yung kaso na COVID-19. Simula pa noong buwan ng Marso. Napagtala po ang Pilipinas ang 13,221 case of COVID-19. At sa bilang na yan, is meron po tayong bagong kaso na 224. Sipin niya yung bagong dumagdag nung kahapon, 19. And then, nagkaroon po ng recoveries. Ito, medyo tumaas, 2,932 po ang gumaling sa COVID-19. Ano kaya pinanggamot nila? Siguro, tagal po ng tao makarecover bago matakasan po yung COVID-19. Subalit ang death is nasa 842 na po. Ang active case is nasa 9,447. Ito po yung taong naka-confine na may sakit po o positive po sila sa COVID-19. Ito po yung gagamutin. Kung ito yung mga taong to 9,447, kung meron tayong vaccine, at ito mga taong po is nilapatan ng gamot ng vaccine, expect 3 days yan, wala na yan. Kasi kung wala tayong gamot, wala pong gamot na designated para sa itong sakit, expect natin na itong kaso natin na 13,221 as of yesterday, aakit pa po yan. Kasi ang trend natin is nasa, more or less, nasa 234 dumadagdag. Kaya sabi ko kanina, kapag ganito ang pagtaas, 200 average per day, 10 araw, 2,000, baka in 10 days, abutin natin pong 20,000. At kung wala pa rin po tayong gamot para labanan itong COVID-19 na sakit, baka hindi lang po 20,000 abutin natin. Baka 3 months, 4 months, 6 months. Baka hindi natin ma-plot yung curve ng COVID-19. Sabay, nakita ko sa curve yung kanyang pagbaba is medyo maganda ang development. Kasi marami po ang nakaka-recover. Kaya halos 2,932 na po nakarecover. Tulad na sabi ko rin na kung meron tayong vaccine at itong mga taong ito is inilapatan ng gamot ng vaccine, expect 2 to 3 days magaling na po itong mga taong ito. So na-flat natin curve at zero. So bakit hanggat wala po tayong vaccine o gamot laban sa COVID-19, asahan natin ito, tataas pa ito. Pero anong ginagawa ng DOH? Ngayon is ang problema ngayon dito yung eskwela. Ngayon ang DepEd is binabalak yata na magbukas ang klase, ipinupush po nila, diba, wala pang kasiguraduhan na magbukas ng next school year itong August 24. Subalit delikado dahil nanawagan po yung grupo ng mga Teachers Dignity Coalition na i-consider daw ng DepEd ang pagbubukas ng klase o i-delay hanggat hindi natin ma-secure na wala na pong kaso ng COVID-19. E paano natin masisecure ang era natin na wala na pong kaso ng COVID-19 kung wala po tayong vaccine?
Ang kaso ngayon is tumataas. So kailangan makapag-develop tayo ng vaccine para po masigurado na ang mga educational workers at saka yung mga bata, lalo na sa elementary high school, is meron po silang depensa against sa nasabing disease o COVID-19. Kasi ang mga magulang naman is hindi man nila iriris ang kanilang anak na pumasok, eh baka mahawaan sila ng sakit. Pag nahawaan sila ng sakit, punta ng ospital, gastos. Diba sana kung yung mga school na yan, isasagutin nila yung gastos. Pag nasa ospital na, hirap na pong dalawin ng magulang kasi delikado po yung sakit na yan. Eh sino po magulang ang mag-iris sa kanyang anak? Para lang sundin yung kapretsuan ng DepEd na magbukas po sa August 24. Anong assurance ng DepEd na by August 24 wala na po tayong sakit, wala na po tayong kaso ng COVID-19? Sa ngayon pa lang, ito mataas. Oh, gising kayo, DepEd. Anong assurance ng mga bata pag umasok po na August 24 hindi po mahawa ng COVID-19? Eh ngayon, itong 224 na additional, hindi at malangusan nila ito nakuha. Ibig sabihin, nandiyan lang sa tabi-tabi. Meron sa nahawakan o meron tao na hindi nila akalain na meron sila po ay may sintomas ng COVID-19, nahawa sila. Ayun, kaya nagkaroon tayo ng panibagong kaso ng 224. Is either meron sa nahawakan na bagay na merong bakterya. Nawakan nila, and then ipunas nila sa mukha nila, pumasok sa ilong, ayun, nagkasakit sila. Kasi kung wala pong pwede pagpunan na ang tao is mahawa, sana wala na po tayong mga additional cases po ng COVID-19. So, ibig sabihin, yung sakit na yan, yung COVID-19 is andyan lang sa tabi-tabi. Mayroong mga tao na positive, may sintomas, bumahing, matching, yung kanilang bakterya, kumapit po sa mga hard object, nahawakan po ng uninfected na tao, yun. Nagkasakit sila. Kaya nagkakaroon tayong additional. Ang problema, meron po tayong gamot. DepEd. So, kahit na dito po sa amin, marami pong, yan po ang diskusyon ng mga magulang dito. Karamihan po talaga is, hindi sila po agree na papasokin po ang anak nila kung sakali ba na magbukas sa August 24. Anong gusto ng DepEd? I-release nila yung anak nila. Halimbawa, ang anak nila iisa lang, i-release nila ba? Hindi. Di baling, sabi nga, di baling madali ng 1 year ang kanilang anak. Huwag lang mawala ang kanilang anak. Lalong-lalong ng pag-iisa lang daw o dalawa. Kaya, kayo DepEd, isip-isip minsan, tila yata ang pinaprotekta ng DepEd is either itong mga negosyante na may-ari po ng eskwela. Huwag po naman ganyan. Dapat sana kayong DepEd, isa lang alang nyo yung buhay ng mga bata. Dahil ang mga bata, yan ang papalit po sa older generation. Alam nyo ba yan? Ang kabataan, yung mga nasa elementary, high school, sila po ang papalit ng older generation. Kaya yung mga bata na yun is pangalagaan natin, sila ang papalit sa atin na tulad ko. DepEd. Kaya ang sabi ng mga magulang dito sa aming kalapit, dapat daw, galang sa akin, dapat. Sa kanila dapat daw, pero sa akin dapat. Na dapat magkaroon ng vaccine. May gamot. Na kung sakaling pumasok ang bata, para siya yung meron siyang shield sa buong katawan na hindi po siya pinindapuan ng sakit. Merong vaccine. Para kung pumasok siya, kasi hindi mo maiwasan kasi yung interaction dyan sa eskwelahan kasi maraming bata nagtatanungan sa isang kwarto. Ngayon, kung mayroong tao dyan na mayroong sintomas, at least kapag mayroong vaccine ang mga bata, hindi sila tatabal ng sakit kasi protektado sila. Meron silang invisible shield against sa disease na yan, COVID-19. Ngayon, kung wala pong vaccine, baka yung isang positibo sa COVID-19 is hahawa niya yung buong eskwelahan.
Hawa niya. May nahawan dalawa. Kakalat yan sa buong eskwelahan. Eh, lahat ng eskwel, lahat ng estudyante sa eskwel na yan, baka di magsipasokan. Di wala na kayong mga estudyante. Kayong mga eskwelahan. Kaya dapat kayo mga may-ari ng school, dapat din isipin nyo yung mga estudyante nyo. Huwag yung isipin lagi yung busa nyo. Ay lumalabas kasi. Kayo is hindi lang kumitubo. Dahil apektado yung busa. Ay okay lang sa iyo na pang sinabi po ng DepEd o gusto hindi po magbukas tayo, okay lang sa inyo. Wala kayong pakilang sa estudyante nyo. Kaya kayo sa DepEd, mas maganda mag-open letter kayo sa DOH kasi meron tayong bagong gamot ngayon na matagal na na-discover 30 years ago na ngayon nakabinbin pa rin sa FDA. Sabi nyo sa DOH, malulugi yung mga client nyo ng mga school, may-ari ng school. Kung wala po silang walang vaccine na maituturok sa mga estudyante, yun ang sabihin nyo. At sabihin nyo, mayroon dyan pending approval dyan sa FDA, yung FAI. Napatunay na yan ay mabisa dahil marami na po nagpatunay na yung FAA na yan is proven na nakapagagaling po ng apat na sakit. Kung masakaling ma-approve ng FDA yung FAI, lima na po ang kanyang pagagalingin. Ako yung nagtataka dyan sa FDA, bakit hindi kaya nila, ayaw nilang aprobahan nila. Ang ating Pangulong Duterte is desperado na sa kahanap ng solusyon para natin ma-flatten yung curve ng COVID-19. Sa kanyang pagiging desperado is magbibigay po siya ng napakalaking halaga doon sa mga tamakan tuklas ng gamot labas sa COVID-19. Subalit, andyan na sa pintuan, ayaw pang buksan ng pintuan ng FDA. Kumakatok na sa FAA, ako subukan nyo, pero ayaw ng FDA. Bakit kaya? Ito kaya may kinalaman doon sa kanilang mga kaibigan na pharmaceutical firm. Kasi ang FAA kasi is maraming dalang, maraming sakit na pinapagaling. Ngayon, kung pag na-approve niya, lima yung kanyang pagagalingin. Iiyak yung mga ibang pharmaceutical firm. Ang mga tapag may sakit na snake bite, HIV, influenza. Meron pang isa, yung, at saka yung dengue, apat yan. Ngayon, kung may yung mga tao, ba, na-approve na yung FAI at mayroon silang sakit, doon, anuman sa lima, tatakbo lang sila sa pabunan, magpapaturok po ng FAI. Siyempre, ibang pharmaceutical firm, hindi nakikita. Marahil yan ang kadahilan bakit nakibinbin pa rin ang approval po ng FAI. Yan ang nakikita ko. Opinion ko lamang yan. Sorry na lang kung totoo yung aking opinion, pero yan ang nakikita kong problema. Pangalawa is dapat ang FDA is kinikilala nila yung mga invention natin na, ng mga Pilipino. Kasi FDA, Pilipino yan. FDA. So dapat ang pinaka-priority nyo yung mga invention ng mga Pilipino, mga farmers, medic, bihasa sa paglikha ng gamot. Yun dapat ang tinututukan nyo. Tsaka yun dapat ang pinaka priority nyo, FDA. Tulungan natin mga Pilipinong nakaimbento po ng gamot. Hindi yung tagalabas. Kasi pag meron tayong locally invented ng gamot, tayo po makikinabang at yung ibang bansa sa atin bibili. Ang problema lang, baka yung invention na FA na yan is ibenta sa ibang bansa, hindi tayo makikinabang. Ngayon, pag yan is nagawaran po ng approval sa ibang bansa at sila ang gagawa. Alam mo, naibenta sa Amerika, sila ang gagawa ngayon ng FAI.
Ngayon, ang gagawin natin, kung sakali meron tayong mga sakit, yung mga viral disease, doon tayo sa kanila bibili sa Amerika. Kasi sila ang nag-manufacture ng FDA, hindi tayo. Kasi hindi natin sila binigyan ng ano yan. Nang approval para gamitin yung gamot na yan. So, bibili tayo ngayon sa Amerika. Nasalit tayo ang makinabang, sila makikinabang. Sino nakakaya ngayon? Diba tayong Pilipino? Mga Pilipino. Invention ng Pilipino na punta sa ibang bansa. Naalala tuloy ko si, naalala ko si Flores. Yung isang electrician sa Tondo, nabanggit ko sa aking last, nakaraang video, sa aking mga video. Siya yung electrician sa Tondo, naka-invento ng fluorescent lamp. Hindi siya natulungan dito sa ating bansa. Binili ng Amerika. Ayun, nasa Amerika na si Flores. Marahil eh, pwede yung research yan, si Flores, na electrician sa Tondo. Ganyan din mangyayari sa atin kapag hindi natin tinangkilik yung FBI at kapag hindi natin yan binigyan ng approval, tatangbo yan sa ibang bansa. At ang ibang bansa ang makikinabang yan. Meron din ako isang halimbawa, itong lalang itong si dagat to. Naalala niyo si Wesley So, bata pa lang, taga napagaling sa Chess. Ngayon, dala-dala niya Amerika. Paano? Hindi po siya tinulungan ng ating gobyerno ng panonimoy mo. Ngayon, sino ang dala niya ngayon? Anong bansa? Amerika. Na dapat sana ang dala niya is Pilipinas. Sinayin natin ang pagkakataon na isa pong kababayan natin na dapat magbibigay sa atin ng karangalan, eh hindi po ang binigyan ng karangalan, ha? Ang dala niyang karangalan is para sa Amerika, hindi sa Pilipinas. Huwag na po sana mangyari yan dito sa ating FBI. Ngayon is May 21 na, nagkaroon po sila ng ano, nagsubmit sila ng requirements sila, application, no? April 6 pa. Although nabigyan sila ng LTO, pero till now, yung clinical test is malabo pa. Wala na lang magmakaway itong FBI. Yung grupo ni Dr. Pabunan, anong klase tayo? Abay, ismawa naman kayo sa ating Pangulo. Hirap na hirap na siya mag-isip ng lunas para dyan sa COVID-19. Andyan na yung gamot para i-test natin, clinical test. At magamit. Para itong kaso natin ngayon, na sinasabi ko na 13,221 is ma-flatten natin. Hanggat wala po tayong vaccine na gagamitin, expect natin na itong kasong ito, tatas pa rin yan hanggang 20,000. Kasi noong nakarang video ko, wala pa yata 10,000 noon. Sabi ko, akit yan, baka makit yan. Up to 20,000. Ngayon, nasa 13,221 na po tayo. Anong inintayin ako ng DOH? Umabot doon ng 20,000. May nagkalampagin yung MDA. Ito siyang FEI. Ano bang balakit? Bakit hindi ko ginagalaw yung FBI? Sinasabi na ng mga doktor Pabunan na yan is effective. Marami po napagaling yan at wala po sintomas sa mga pasyente. Bangko sila po healthy. At marami rin pong tao nagpatunan na yung gamot na yan is mabisa. Wala pong side effect. Ha? Kaya, last word. Kaya kayong sa DOA, ay sa DepEd, huwag niyong iri sa mga bata. Kailangan may gamot ang mga bata bago pumasok para protektado sila sa sakit na COVID-19. Hindi natin alam na maring isa, dalawa dyan sa eskwelahan is merong may sintomas po ng COVID-19. Madali po kasi umawa yan. Eh baka lahat ng estudyante sa isang eskwelahan is magkaroon ng COVID-19, very risky po yan. Imbis na kumita ang eskwelahan, eh, hindi nakikita, wala na kasing papasok. Kasi maaalarma po yung mga magulang. So, kalampagin nyo yan, ha? DepEd, ang DOH, at saka FDA, na sana magkaroon ng vaccine. Andyan na po yung si FBI, si Mr. FBI, kumakatok na po sa pintuan ng FDA. So, bali itong FDA, hindi po pinapansin. Anong gusto ng FDA o DOH? Maris natin 20,000. Hanggat wala ba tayong vaccine, itong kaso ng COVID-19, akit at akit yan. Lolo po at lolo po yan.
nakakabahala. Lalong-lalo nga, mga Pilipino is majority sa ating karamihan sa ating sulat disiplina. Sinabi ng gobyerno, social distancing. Pumunta ka sa palengke. Wala yung social distancing. Buti na lang dyan sa Baguio, may disiplina mga tao dyan. Kasi mausay po ang LGU dyan. At saka mga tao dyan sa Baguio is may disiplina. Nakita ko yan sa sa social media, nakita ko yan sa Baguio. Dyan sa pamilyang bayan nila, talaga ang mga tao dyan is may disiplina. So bali dito sa ilang syudad dito sa Metro Manila, is talagang pasaway ang mga tao. E paano natin mapapababa itong kaso natin sa COVID-19 kung ganyan po mentality ng mga tao natin dito sa Metro Manila? Kung ganyan ang mentality, is kailangan tayo magkaroon tayo ng vaccine. Eh kahit na mag-ali ka ng mga tao, kahit na close sila, wala pong problema kasi may vaccine na. Ngayon, dito sa mga bata, kailangan meron tayong vaccine bago papasokin ang mga bata. Delikado kasi mga bata. Madali pong kapitan sakit yan. Hindi ka doon ang mga tatanda pag alam nila yung gamot. O lalo, nagkaroon ako ng sintomas, magpapakulungan ako ng tubig na may asin. Kukulungin ko sarili ko sa kumbot. Yung bepot po ng tubig na may asin, yun ang sisingutin ko. Gawin ko lang yan within 3 days. Maaaring matanggal ko yung bumalik ako sa sintomas ng COVID-19. Pero yung mga bata, hirap po. Nahirap. Kaya yun lang aking komento, mga kaibigan, mga kabayan. At sana po is i-reconsider ng DepEd yan pagbubukas po ng klase. Kailangan po magkaroon po tayo ng vaccine bago papasok yung po mga estudyante. Dahil nakakabahala po yan na ang bata papasok ay hindi man lang protected against disease. So, yan lang po mga kabayan. Thank you very much for watching. Duterte po tayo. Thank you. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.